settled na siya. So, wala nang reason para parang gumulo pa uli, di ba? Dalawang nilalang na malaya ng umibig, ngunit may balakid dahil isa sa kanila, kasal sa una kahit hiwalay na. Pinag-isa na lang ng magkarelasyong Jana Dominguez at Nikki Ablan ang binyag sa unang kaarawan ng kanilang anak na si Baby Kylie nitong April 26. Pagkatapos ba ng okasyong yon, isusunod na ba ang kanilang pag-iisang dibdib? Pero hindi ba't kasal si Nikki kay Iwamoto? Sana. Malapit na. May naayos. Basta, malapit na. Dapat lang ayusin. Tapos priority ko talaga yun, maayos sa ASAP yun. Para pares na kaming clear sa lahat ng bagay. Seremonya lang naman yun eh. Gets mo, sa papel lang naman yan eh. Pero importante yung kayo. Hindi mo kailangan ng papel para patibay na mahal nyo isang isa. Hindi na rin daw inimbitahan ni Jana at Nikki si Iwa sa binyag ng kanilang anak. Pero makaraang inami ni Iwa na buntis siya by another man, ay nagkausap pa sila? Hindi. At least happy na rin siya. Ayun. Nagulat ako sobra. Pero andun na yun eh. Expected na nagagawin niya na yun. Knowing her. Hindi eh, matagal na rin naman tumahimik eh. Kumbaga kung masaya na talaga siya, wala na. Okay na. Oo, tapos na. Tsaka ano na eh, di ba? Okay naman na siya. Settled na siya. So wala nang reason para parang gumulo pa uli, di ba? Wala naman akong ginawa. Di ba? Wala akong ginawa. Yun na yun, ano ko. Maayos lahat. Ibig sabihin ay okay lang kay Jana na makipag-ayos kay Iwa? Ano? Hindi kasi. Binyag muna, wag yan. Madali na pag-usapan niya pag nandyan. Pero handa ba sila kung sakaling may mga revelasyon na namang isisiwalat si Iwa? Hindi nga ba't sa kanya nang galing noon na muntik na rin silang magkaanak ni Nikki? Ano lang, no comment na lang ako doon. Pinaghanda naman na tayo. Sinabi nga tayo niya, di ba? Nagbanta naman ng din siya. Dati niya pa naman sinasabi yan eh na... Pero wala na yun. Oo, wala naman na. Pero kumbaga, yung ginawa niya, expected na. Hindi na kami nagulat na parang, wow, ba't may mga lumalabas na rin? Alam mo sa sarili mo kung ano yung tama at mali. Hindi yung porket sinabi mo sa TV, yun na yun. Minsan, sa taas na lang, yung Diyos na nakakaalam kung tama o mali yung mga sinasabi ng tao. Yun. Hindi na para tayo magsalita. Or correct yung mga sinabi ng tao. Gayunpaman, Jana and Mickey only wish Iwa the best of luck. Yun, sana tuloy-tuloy na rin yung pagiging happy niya. Yun, ayos rin. Hindi, mararamdaman niya na yung nararamdaman ko ngayon. Yung stress, pag buntis ka, mas maganda sa bata yun na healthy environment, yung tahimik na, alam mo yun, pamumuhay, masaya lahat.